Sino ba talaga ang napupusuan ng mga OFW para maging pangulo sa susunod na 6 na taon? Ating aalamin sa sinagawang Presidential Splat Communication Survey Result, ang survey na ito ay ginawa sa iba't ibang lugar, partikular na sa Asia tulad ng mga bansang Hong Kong, Taiwan, Japan, Macau, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, Saudi Arabia at pati na rin sa China. Ayon sa survey platform na ito na tila first time sa history na ganito kataas ang nakuhang boto ng isang aspirant president, kung ang halalan ay ngayon gagawin. Nanguna nga rito si BBM ng halos kunti na lang para mag 100% at may mga na zero pa sa kalaban nito. Una sa mga OFW, BBM 92% sa Kalye survey sa Asia, Gulf region. Higit pang nadagdagan ang tsansa ni Partido Federal ng Pilipinas presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuluyang magwagi sa darating na eleksyon ngayong May 2022 matapos bumuhos din ang suporta ng mga overseas Filipino workers, OFW, na nasa iba't ibang panig ng mundo para sa kanya. Ito ang lumabas sa resulta ng Kalye survey para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibayong dagat matapos makuha ni Marcos ang 92.30% at magtala ng napakalayong agwat sa pumapangalawang si Lenny Robredo na may 2.57% lamang. Nakadikit kay Lenny si Isko Moreno na may 2.54%, habang si Manny Pacquiao ay may 0.62% at si Ping Lacson ay may 0.15%. Ang undecided ay 1.98%. Ang mga datos na ito ay mula mismo sa pulso ng Filipino Worldwide Summary, na inilathala sa social media ng Splat Communications nitong nakalipas na 17 ng Pebrero. Sa 92.13% na puntos ni Marcos, ang nakuha nitong boto ay 2,974 mula sa kabuoang 3,228 respondents. Nilikom ang tala mula sa 8 bansa mula sa Asia at Gitnang Silangan. Ang kanilang post sa social media na ipinalabas din sa pamamagitan ng isang video ay may titulo pang, Just in, Kalye Survey Asia, Umulan ng Itlog, Iyakon na, Matinding Dilubyo sa Kalaban ni BBM. Anyari, kinuha ang survey noong October 2021 hanggang January 31, 2022. Habang 2,974 na boto ang nakuha ni Marcos, si Lenny ay may nakuhang pangkalahatang 83 na boto, si Isko ay may 82, si Pacquiao ay may 20 na boto at si Lacson ay mayroon namang 5 boto. Isinagawa ang survey sa mga OFW na nakabase sa Hong Kong, Taiwan, Japan, Macau, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, at Saudi Arabia. Sa bansang Macau nakakuha ng pinakamalaking boto si Marcos dahil mula sa 63 respondents, ang nakamit nito ay 62 na boto o 98.41%. Ang natitirang isang boto ay nakuha ni Pacquiao, habang sina Lenny, Isko at Lacson ay zero rito. Pangalawa naman sa pinakamalaking boto na nakuha ni Marcos ay sa Hong Kong kung saan ay mayroon nitong 96.14% o 1,942 na boto mula sa 2,020 na respondents. Si Lenny ay may 45 o 2.23%, si Moreno, 18 o 0.49%, Pacquiao, 5 o 0.25%, at Lacson, 0 or 0%. Ang undecided ay 0.5%. BBM has a miraculous percentage of 96.14%. This is the second highest percentage so far from all the summaries we have gathered. Totally impressive, indeed. At second place, VP Robredo has a minuscule 2.23%. Manila Mayor Isko Moreno is third with an appalling 0.49%, sabi ng Splat. Sa Taiwan, si Marcos ay may 45 o 93.75% mula sa 48 na respondents. Malayo ring pumangalawa sa kanya si Isko na may 2 boto o 4.17%, samantalang sina Lenny, Lacson at Pacquiao ay 0. Samantala, mula naman sa 209 na respondent sa bansang Japan, si Marcos ay nakakuha ng 179 o 85.65%. Si Isko ay may 6 na boto lang o 2.87%,
si Lenny ay may 11.5.26%, si Pacquiao ay may 3 boto o 1.44%, 0 si Lacson at 4.78% naman ang undecided. May 75 na respondents na Pinoy naman ang nakiisa sa Kalye survey sa Kuwait na nasa kontinente ng Middle East. Sa bilang na ito, si Marcos ay may 58 votes o 77.33%, sina Lenny at Isko ay tabla sa ikalawang pwesto na parehong may 4 na boto o 5.33%. Si Pacquiao ay may isa o 1.33%, habang si Lacson ay may 2 boto o 2.67%. 8% naman ang sinasabing undecided. Sa Bahrain, ay may 58 o 87.88% ng 66 na respondents ang nakuha ni Marcos. Tigdalawang boto o pawang may 3.03% naman ang nakuha ni Lenny, Isko at Pacquiao, samantalang si Lacson ay walang nakuhang boto. Ang undecided ay 9.09%. May 442 o 82.16% mula sa 538 respondents sa Abu Dhabi si Marcos. Malayo naman na nakasunod sa kanya si Isko na may 44 boto o 8.16%, habang ang pangatlong si Lenny ay may 40 na boto o 2.60%. Si Pacquiao ay may 5 boto o 0.93%. 37% naman si Lacson mula sa 2 boto na nakuha nito. Ang undecided ay 5.76%. Sa bansang Saudi Arabia kung saan may 272 respondents, si Marcos ay nakakuha ng 200 na boto o 91.91%, si Isko ay may 8 boto o 2.94%, si Lenny ay nakapito o 2.57%, si Pacquiao ay may 5 o 1.84%, at si Lacson ay may 1 boto o 0.37%. Ang undecided naman ay 0.37%. BBM has a commanding percentage. Whether the respondent is high or low in any Asian country, the results are still the same. The sheer domination of BBM is unquestionable, pagbibigay diin pa ng splat. Ang pulso ng Pilipino ay compilation at summation ng lahat ng resulta ng Kalye surveys na nilikom ang kabuuang resulta ng information and statistical data provider, na Splat Communications. Katuwang nila rito ang respetadong consulting firm na Simplified Strategic Solutions, SSS. Samantala, isa pang survey ang lumabas ngayon. Ito ay online survey naman ng mga OFW na ginawa sa bansang China, nanguna dito si Bongbong Marcos Jr. sa 85.7%, pangalawa si Lenny Robredo na may 7.5%. Pangatlo naman si Isko Moreno na nakakuha ng 4.3%, tabla naman sa iskor na 1.3% sina Ping Lacson at Senator Manny Pacquiao sa pang-apat at huling pwesto.